Hi there mga katarum, mga katalim, mga ka-preppers, usapang vaccine tayo ngayong episode na ito. Ano na po ang mga available na vaccine ngayon dito sa Pilipinas? Sabi sa balita, dumating na raw ang Sinovac at ang AstraZeneca anti-COVID vaccine. Ito pong Sinovac, ayon sa isang Inquirer article last month, ay nabigyan ng emergency use authorization ng FDA last month. Kaya nga lang ay hindi raw ito rekomendado para sa mga frontliners at saka sa mga elderly due to its varying efficacy daw po. At saka mas mabuti raw po ito para sa mga healthy people na nasa edad 18 hanggang 59 years old. Subalit ito po ngayon ay being distributed na sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ano po, sa ating mga health facilities, inuuna po kasi ang mga health workers at saka lalong-lalo na ang mga medyo may edad ng health workers. Kaya ayan po, baka po nagbago na, ano po? Nagbago na siguro ang stand ng ating kagawaran ng kalusugan ukol rito, ang ating FDA. Kaya ito siguro ay hinahayaan na nilang iturok. Okay, kahit sa ating mga frontliners. At ito naman pong AstraZeneca or itong Oxford COVID-19 vaccine na gawa ng Serum Institute of India and SK Bio. Ito po ay nabigyan ng emergency use listing nito lamang na 15 ng Pebrero. Okay. Meron din pong vaccine na ang Pfizer. Ano po? Ang Pfizer, itong BNT162B2, yan po ang code. Ito po ay nabigyan ng EUL nito noon pang December 31, 2020. Nabigyan po ito ng emergency use listing. Ang tanong po, anong ibig sabihin ng emergency use listing? Okay, ano po ba ito? Tingnan natin ang website ng WHO, updated last December 31, 2020 sa Geneva. Ito po, ang emergency use listing daw ay isang process. Okay, process to assess the suitability of novel health products during public health emergencies. Gaya nga nitong pandemic. The objective is to make medicines, vaccines, and diagnostics available as rapidly as possible to address the emergency while adhering to stringent criteria of safety, efficacy, and quality. The assessment weighs the threat posed by the emergency as well as the benefit that would accrue from the use of the product against any potential risk. So, kung gayon po ang nangyayari, given the emergency, the vaccine's efficacy must far outweigh the risk involved. So, dapat po ay mas makakabuti at hindi mas makakasama. Mayroon po tayong pandemic at ito ay dapat hindi napalalain ng mga vaccine. Ano po? Dapat mas makabuti kaysa mas makasama. Ang tanong, safe ka ba in the first place? Ang mga vaccine na ito, ano po? Safe po ba raw? Ngayon, ayon naman sa WHO ulit, ang vaccine daw na ito ay dumaan sa isang rigorous multi-stage testing process including large phase 3 trials that involve tens of thousands of people. Okay? At saka WHO supports work with vaccine manufacturers, health officials in each country, and other partners to monitor for any safety concerns on an ongoing basis. Ito daw po ay dumaan sa masusing pag-aaral. Okay po, kahit po ito ay kumbaga binilisan ang paggawa. Okay po, dahil sa ating health emergency ngayon. Pero ito po ay dumaan nga sa masusing pag-aaral at saka minomonitor din naman po talaga. Ano po, tinitingnan sa isang continuous monitoring system. Ano po? Sayang, ganyan po talaga mga vaccine. Yan po ay ina-update. Gaya nga po nitong ating tinatawag na flu vaccine. Yan po ay ina-update taon-taon. Ano po? Yan po ay pinapalitan taon-taon. Ganyan po talaga ang mga bakuna. At hindi rin naiiba itong ating anti-COVID na vaccine. Ang tanong, isang napakalagang tanong. Ano po? Tinatanong natin lagi kung tayo po ba ay magiging carrier pa rin kapag tayo ay nabakunahan. Ano po? Baka naman po hindi lamang tayo tablan nitong COVID-19 virus pero tayo ay carrier pa rin. Ano po? Ang sabi naman ng WHO ukol dito, okay, sabi nila, developing immunity through vaccination means there is a reduced risk of developing the illness
in its consequences. This immunity helps you fight the virus if exposed. Getting vaccinated may also protect people around you, because if you are protected from getting infected and from the disease, you are less likely to infect someone else. So, ayun po. Yun naman po pala. Hindi po pala magiging career. Kung hindi man, mababawasan po ang probability na ikaw ay magiging career at makakahawa sa iba. Dahil in general, if you take the vaccine, mababawasan din ang probability na ikaw ay ma-infect at saka maapektuhan ng virus. Kung gayon, mababawasan din ang chance mo maging career at makahawa sa iba. Yan po ang sabi ng WHO. Kaya lang, isa pang tanong, long term po ba ang protection na ito? Gaano po ito katagal? Ano po? So yan, ang sabi naman nila ulit, it's encouraging that available data suggests that most people who recover from COVID-19 develop an immune response that provides at least some period of protection against reinfection. Although, we're still learning how strong the protection will last. O yan nga po, sabi nga po natin, kaya nabasa natin kanina na talagang pinag-aaralan pa. Ano po, wala pong 100% pa talaga rito. Matagal po talaga yung develop ang isang vaccine, umaabot ng maraming taon, kung kaya't ito po ay talagang nangangailangan ng periodic, ano po, periodic updates. Kumbaga, periodic adjustments ang mga vaccine na ganito. Kaya yan, how long the protection will be? Meron pong protection. Kaya lang po kung how long, di pa nila sure. And how strong, di pa nila masyadong alam. Hindi pa masyadong definite, pinag-aaralan pa. Okay po. Ang tanong, nako. Marami po kasing nagsasabi, ano, mapagkakatiwalaan pa ba natin yung WHO na yan? Kasi last time, nako, kinontra niyan yung lockdown, ano po. Kung kinontra niyan yung lockdown, ang iba kasing prepper natin kaibigan nagsasabi na ang lockdown daw last year dapat mas maaga. Mas maagang ibinigay at mas maagang ipinataw at mas in-implement last year. Ito na nga po daw ay late. Dapat nga daw po ang gobyerno ay nagbigay na lamang ng mga libreng ganito, mga alcohol, face mask, face shield, sabon, kaysa po pera. Ano po? Yung pera po ay naging issue pa eh. Issue pa yan last year. Pero ang totoo, opos daw ba talaga ang WHO sa lockdown? Kontra ba sila talaga? Well, tingnan natin, ano po? Sa isang article sa Forbes, sinulat ni Bruce Lee, hindi po ito si Bruce Lee na martial artist, si Bruce Y. Lee, isang October 13, 2020 article, sinabi raw ni David Navarro, MSMBBS, MD, or a medical doctor, in special envoy to special envoy on COVID-19 ng ating World Health Organization, sinabi daw nito na we, the World Health Organization, do not advocate lockdowns as the primary means of control of this virus. So therefore, parang ganito lumalabas, hindi daw nila ina-advocate ito bilang primary means. Kumbaga, yun lang naman sinasabi nila, kailangan daw may iba kang means to control the virus. Pero okay naman sila sa lockdown. Kaya wag lang daw po itong gawing primary. Ang dahilan? Lockdowns just have one consequence that you must never ever belittle. That is making poor people an awful lot poorer. Yun nga po. Medyo naranasan din ito sa Pilipinas. Dahil sa lockdown, marami po ang nagutom. Maraming nawala ng trabaho. At saka mas naghihirap talaga. Ano po? Kaya lang, dito sa Pilipinas, lumalabas na ang naging primary means natin to control the virus ay yung lockdown po talaga. Ano po? Katunayan ay ang Pilipinas daw ang may pinakamahabang lockdown. Sabi nga dito sa article sa Inquirer noong September 27, ni article ni Jovic Yee, at saka sa article naman ni Sarah Gomez Armas noong September 15, 2020 sa EFE, karoon tayo ng 6 uninterrupted months of quarantine. Okay? 6 months of quarantine, longest quarantine, lost opportunities, etc., etc. Yun ang sinasabi doon. Ano po? Ano naman po masasabi natin dito, mga kaibigan na prepper, sa mga nangyaring ito bilang prepper? Ano po? Lumalabas, importante talaga ang self-reliance na ating sinasabi. Ano po? Ang kaalaman sa bagging in at bagging out. At saka yung sinasabi nating papaigting ng ating relasyon sa kalikasan, ano po,
simplicity of life, ano po, payak na pamumuhay sa nayon, ano po, matutong magtanim-tanim dyan, ano po, mag-provide sa sarili, mag-produce ng sariling pagkain, ano po, mag-farm-farm, okay, kaya nga importante daw yung bushcraft, ano po, para makaiwas na rin sa pandemic, ano po, huwag mag-stay masyado sa mga city o huwag maging over-reliant sa urbanity, ano po, at saka sa legal tender. Ano po, yan ang lumalabas. Ano po, pag walang lupa, naku, yun, isang issue yun. Naku, dapat talaga, talakayan din yun. Paano yung may walang mapupuntahan? Pero lumalabas ito na basta po, makaiwas, ano po, makapunta siguro sa mga lugar na ganyan, mga malapit sa ating kanayunan, kagubatan, mga pinsan, mga relatives, makauwi doon, at saka makatulong sa mga gawain sa bukid o sa farm. Ano po? Kumbaga, wag maging sanay sa sinatawag nating life in the city, comforts of the city. All right. Anyway, nandiyan naman po ang DOH at WHO para magbigay ng mga directives na ating susundin. Okay? Although, sabi nga bilang mga preppers, ano po, we act on our own. Ano? We have initiative, we have what we call as self-reliance, and some form of independence as well. Hindi tayo umaasa sa iba, hindi tayo umaasa sa government, ganun po ang lumalabas. At ang tanong sa lahat ng ito, at sa gitna ng lahat ng ito, magkakaroon ba talaga ng zombie apocalypse? Ay naku, naku po, ito po ay medyo kalat na rin naman sa social media at saka sa YouTube. At saka nabanggit din naman ang ating kaibigang prepper na si Jason Antic. Sa kanyang vlog, ano ko, shout out sa ating kapatid na prepper na nasa Texas, si Jason Antic, the PNY prepper, the ultimate PNY prepper, sa kanyang channel na Jose Rizal Adventures. Mukha siya ng episode dito. Alright, kasi naman po, lumabas pala sa Center for Disease Control and Prevention ang salitang zombie apocalypse. Ako, tingnan nga natin ano nakalagay sa website ng Center for Disease Control and Prevention. May alam nga po ba sila talaga tungkol dito? Talaga bang magkaka-zombie apocalypse? Alright, tingnan natin. Oh, ito. So lumalabas, ito ang sinabi nila. Wonder why zombies, zombie apocalypse, and zombie preparedness continue to live or walk dead on a CDC website? As it turns out, what first began as a tongue-in-cheek campaign to engage new audiences with preparedness messages has proven to be a very effective platform. We continue to reach and engage a wide variety of audiences on all hazards preparedness via zombie preparedness. Ayun, yun naman po pala. Yun pala nakalagay sa website ng CDC. Lumalabas na meron silang campaign, meron silang project to instill awareness on the people sa preparedness, lalong-lalo na sa ano siguro sa preparedness sa health emergencies. At saka ginawa nilang point of departure ng kanilang PR campaign itong zombie apocalypse, kasi nga ito ay kilalang-kilala, ito ay sikat na sikat dahil sa Hollywood at sa popular culture. Kaya sa tingin nila, mas maraming maiinganyo, ano po, pagka ginamit nilang pang-attract itong zombie apocalypse. Kasi sa paniniwalang, pag ikaw ay handa sa zombie apocalypse, sabi nga nila, ikaw din ay handa sa ano pang calamity at ano pang issue at problema sa ating mundo. Ayun naman po pala. Ang tanong, anong sabi ni Nostradamus? Ano ba talagang sabi ni Nostradamus? Ay, kilalang-kilala natin itong si Nostradamus. May marami na itong nahulaan na nagkatotoo. Gaya ng World War II, si Adolf Hitler, ganyan. Ano ba talagang sabi niya? Let's quote him, mga kapatid. Few young people, half dead, to give a start. Dead through spite. He will cause the others to shine. And in an exalted place, some great evils to occur. Okay, sad concepts will come to harm each one. Temporal, dignified, the mass to succeed. Fathers and mothers dead of infinite sorrows. Women in mourning, the pestilent she monster. The great one to be no more, all the world to
to end. Ako, let's try to analyze this din po. Ito po ay patula eh, quatrain. Ano po? Sabihin po tayo manululat at makata. So tingnan natin, marami kasing interpretation nito. Pero ang sinasabi, ito daw ay tungkol sa zombie apocalypse. Ano po? Magkakaroon daw ng isang scientist o scientifico na makakapag-produce ng isang virus at magpapasimula nga po ng zombie apocalypse. Kung kaya nga marami nag-iisip na baka ito na nga yung konektado daw sa COVID-19. Ako, yan po ang sinasabi ng iba eh. Tingnan natin ha. Oh, ito, few young people. Para mang magsisimula sa ano eh, sa mga ilang-ilang kabataan, ano? Half dead to give a start. Teka muna. Dead through spite. He will cause the others to shine. Half dead, ano? Tapos may salitang spite. Cause the others to shine. Parang may idea na ako dito. Ano po, mga kapatid? Parang ano to eh. Parang tungkol to sa mga millennial natin eh. Mga kabataan natin na na-addict dito sa smartphone at saka sa social media. Ano po, gano'n na po katagal bang uso itong smartphone? Gano'n na po ba katagal na uso itong social media? Mga Facebook, Twitter, mga YouTube na yan, etc. etc. Diba, at iba pang mga platform. Ano po? Nako, 2021 na, baka po umi-epekto na, ano po, sa katagalan, umi-epekto na ang mga bagay na nasambit sa ating psyche, lalo na sa psyche ng ating mga kabataan. O sabi dito, few young people, ano po, siguro magsisimula sa mangilang-ilang kabataan, no? Tapos kakalat, ako, half dead to give a start, no? Diba, mga kabataan natin minsan parang half dead nga po eh, kasi lagi nakatutok sa cellphone eh, parang wala sa sarili, ano po, wala sa sarili yung huwisyo, at nasa loob ang isip nila, na, ang isip nila ay nasa loob ng social media, ano po, and dead through spite. Ano ba yung spite? Pag sinabing spite, ano eh, to annoy, to offend, to insult, so dead through spite, so patay sila dahil sa spite, ano po. Offended generation nga po ang tawag. Offended generation ang tawag sa ating mga millennial at kabataan ngayon eh. So ganun eh, he will cause the others to shine. So, 'di ba? Parang ganito nangyayari sa social media, offended, nega, bad trip. So ang mangyayari, maya-maya ikaw na rin naman yung magiging basher, ikaw na rin yung magiging troll, ikaw na rin yung mambubuli dahil nga ikaw ay laging dead through spite. Ano po? Ikaw ay in na talaga sa pagiging online at saka pagiging connected sa social media at hindi ka na nabubuhay sa reality mo. Ano po? Doon ka na sa reality created ng social media. And in an exalted place, some great evils to occur. Ano po? Marami ng masasamang susunod dyan. Nandyan na yung inggitan, nandyan na yung mga away, ano po? Nandyan na yung mga fake news, ano po, mga ganyan, mga nandiyan na yung mga bullying, ano po. Okay, nandiyan na yung bashing. Okay, kaya nagkakaroon ng mga sad concepts that will come to harm each one. Marami na po nagkakaroon ng depression. Ano po, nagkakaroon ng depression at anxiety dahil dito sa pagiging masyadong tutok sa mga cellphone at social media. Hindi na makatulog, ano po, hindi na makapagtrabaho, maka-exercise, magkakain ng maayos. Ito pa, temporal dignified. Temporal dignified. Ano po ang temporal? Pag sinabing temporal, materialistic. Ano po? Materialistic. The must to succeed. Kumbaga, ang ating values, ang ating paniniwala kung ano ang success ay nagiging parang nakaangkla na sa material na bagay o ang tinatawag na materialism. Ano po? Na maraming maganda nakikita sa ang nakikita sa social media pero kasama na rin itong values on materialism, no? Kakain na lang, no? Kakain na lang, ipopost mo pa yung pagkain mo. Food porn bago mo kainin, no? Ito pa, fathers and mothers dead of infinite sorrows. Parang mga magulang, mga nakatatanda, mga ninuno nagtatanong, anong nangyayari sa ating mga kabataan? Ano po? Ano nangyari? They feel dead. They feel na parang nawalan ng kabuluhan ang kanilang mga ginawa, lalo ng ating mga bayani siguro. Sabi nga ni Gat Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. So parang dito, parang lumalabas na, naku, paano na pag magpatuloy ito, ang mga kabataan? Ano po? Paano na? So, women in mourning. Women, oh, siguro, mga inang bayan, ano po? Ang ating mga, the mother country. Iba't ibang bansa. Ano po?
in mourning. Kasi parang iba, iba na ang mga kabataan. The pestilent she-monster. Okay? Which is probably social media and the internet. Maraming totoo, marami rin hindi totoo. Maraming magandang naidudulot, marami rin hindi magandang maidudulot. Ano po? The great one to be no more, all the world to end. Ako, end of the world. End of the world nga po ba o new world order lang naman? Magkakaroon ng pagbabago sa ating pamamaraan, mga pamamaraan, sa ating psyche, mga paniniwala. Alright? Yun nga po, smartphone addicts, social media, magbabago ang ating mga kabataan, magbabago ang pamamaraan, etc., etc. Yan. Yun nga po. Lumalabas dito na dapat nating gabayan talaga ang ating mga kabataan. Kasi tingnan mo, pag sila ay naging parang zombie na, ano po? Hindi na po mautusan, hindi na nakikinig sa ating mga advice kasi sila ay laging naka-online. Hindi na nakikinig, wala na sa realidad, ano po, lagi na pong nasa loob ng internet, nasa loob ng social media. Dapat po ay ito ay, hindi man mabago, ay mag-guide, ano po, kasi marami naman pong magandang idudulot ang ating internet, ang ating social media, YouTube, Facebook. Okay, halimbawa na lang po sa larangan ng musika. Ano po? Marami na po ang magagaling na musikero ngayon, mga kabataang gitarista. Kung kilala niyo po si Max Ostro, isa pong napakahusay na gitarista na teenager pa lamang, na taga Russia. Sa tingin ko, malaking tulong sa kanya ang siyempre ang disiplina niya at saka yung music teacher niya. Pero malaking tulong yung availability sa YouTube ng mga guitar lessons. Ano po? Mga guitar lessons. At tingnan nyo po kung ano pa ang iba pang mga larangan na nasa YouTube ngayon. Siguro engineering. Siguro culinary. Okay? Meron din. Matututo ka na direkta sa mga masters. Ano po? Master guitarist Andres Segovia nagbibigay ng lesson. Si Perf de Castro. Ano po? Si Paul Sapiera, Manuel Ligarda. Ano po? Nagbibigay ng mga tips sa ating mga kabataan. Direkta na. Ano po, at least sa pag-gitara lamang yan. Yan po, kung ma-maximize natin ang mabuting epekto ng social media, yan po ang mainam para sa ating mga kabataan. Para kung magkaroon man ng end of the world, parang all the world to end, maging positive po ang end of the world na to. Kumbaga, ibig sabihin nito ay new world order o kaya bagong mundo na mas mabuti at mas mainam. Alright, baka yan po ang zombie. Yun nga pong mga kabataan na kahit mga nakakatanda o mga taong smartphone addicts saka social media addicts. Alright, ano pa kayang pwede maging zombie? Naku po, baka po itong mga unprepared, sabi nga ni Dr. Esguerra, naku, yung mga hindi prepper, baka zombie yan, maging zombie yan mga yan pag dumating ang kalamidad. Sila yung mga looters, mga robbers, naku po, mahirap po yan. Kaya talagang dapat ang prepping ay dapat ikalat din bilang filosofiya. At saka siguro yung mga gaya ng PNP tsaka PDEA agent gunfight, parang ganun yung mga zombie, ano po. Talagang sila-sila na, naku po, nagbabarilan na rin sila ng ganun at naiipit ang ating publiko sa crossfire. Baka ganun po mga insidente. At sana wag nang maulit ang mga ganoon. O hindi, ano pa kaya? Kung hindi, ano pa kaya? Pwedeng maging zombie. Mga soulless politician, mga walang kaluluwang politician na gustong pagkakitaan siguro ang mga bakuna. Naku, wag naman po sana. Pero baka ganun po. Zombie rin naman po yung mga yan, di ba? Walang pakiramdam, ano po? Yan. Ang tanong, kayo po ba yung nagpabakuna na? Kayo po ba yung magpapabakuna? Okay? Or saka na lang, nako. O maghihintay-hintay muna po tayo. Abangan muna kung kumusta ang epekto nito sa mas nakakarami. O, nasa inyo po yan. Ano po? Sinabi na po natin ang side ng WHO. Sinabi nila na ito po ay pinag-aralan, ang mga bakunang yan ay pinag-aralan. At saka patuloy naman na minomonitor. At saka isinasaayos. Alright, salamat po sa pakikinig at panonood. At ito nga po ang aking mga pandemic carry. Nakita nyo naman, ito, rinibyo ko na to. Itong gill mask. Naku, tagal na to. Gamit ko. Yung gill mask. Yan, ito pong
alcohol na yan. Yung ito po, lalabas pa lang review ko nito. Ito po ay ang COVID key. Tsaka ito rin. Naku, mahalagang may ballpen ka na sarili. Tactical pen yan eh. So, itong face shield. At tsaka ito, syempre. Ang ating sword. Kasi naman, ano po, kung talaga may zombie apocalypse, naku. Naku. Magagamit tayo laban sa mga zombie na yan. Naku. Pwede nating, you know, iputol sa ulo ng mga zombie. Itong ating minasbad na may sagang, sinagangan na minasbad. Alright po, maraming salamat. Thanks for watching. Please watch my other videos tungkol sa current events, panitikan, rock music, outdoors, prepping, at iba pa. Tapusin po ninyo ang mga video. At sana po, huwag mag-i-skip sa ads para naman po mayroon tayong konting pambili ng gamit sa ating pagbablog. Alright po. Thanks very much. Bisitahin po din ninyo ang Facebook page kong Hagbayon at saka The Minasbad Shop. Be safe!